Bago po tayo magsimula, alam nyo ba na ang isang like ay napakalaking tulong para sa isang channel? Kaya pindutin nyo na po sana yan. Mag-comment na rin kayo ng kahit ano. Tara, magkwentuhan tayo. Magandang araw, Sir Dan. Nais ko lang po sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Ang kwentong ito ay naging karanasan namin ng aking kaibigan nang minsang nakipista kami sa isang liblib na baryo. Bago pala yung lahat, tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Anton. At ang kaibigan ko naman ay itago natin sa pangalang Nito. Dahil wala naman kaming trabaho ng mga panahon na yon, nagkayayaan kaming dalawa na pumunta sa isang liblib na baryo para makipista. Ako nang bahala sa bahay nating kakainan. May kakilala ako roon eh. Wika pa ni Nito sa akin. Napatango naman ako sa kanya at sinabihan kong siya na nga lang yung bahala. Sa halip na umuwi at magpaalam sa aking mga magulang, nagpasya na lamang akong sumama na kay Nito. Hindi ko na inisip ang pagagalitan ako ni tatay at nanay. Nung nasa tricycle na nga kami, tinanong kami ng driver kung saan ang aming punta. Hindi naman nagalangan ng aking kaibigan na sagutin yung tanong ng driver na makikipista kami sa liblib na baryo ng aming bayan. Ano? Makikipista kayo roon? Hindi ba ninyo alam na pugad ng aswang yung baryo na iyon? Biglang tanong pa ng driver sa amin. Napalunok ako ng laway at saka napatitig sa aking kaibigan. Hinintay ko yung kanyang magiging sagot. Meron naman po kaming kakilala roon. Isa pa, para sa akin po, hindi naman totoo yung aswang na yan eh. Gawa-gawa lang po yan ng mga taong merong inggit. Wika pa ni Nito. Umiiling yung driver at hindi na nga nagsalita pa. Subalit, dahan-dahang gumapang yung aking kilabot sa buong katawan. Hindi ko rin maintindihan pero parang naniniwala ako roon. Dahil doon, para makasiguro, saglit nga akong nagpaalam kay Nito. Paring Nito, sandali lang ha, meron lang akong bibilin sa may tindahan. Paalam ko pa sa kanya na agad naman niyang tinanguan. Tumigil nga po yung sinasakyan namin sandali. At dali-dali po akong dumiretso sa tindahan at bumili po ng kalamansi na 3 piraso. Pagkatapos po noon, bumalik na ako sa tricycle at ng mga sandali na yon. Nagpatuloy na nga kaming bumiyahe patungo sa liblib na baryo kung saan kami makikipista. Inilihim ko na lang kay Nito na kalamansi talaga yung aking binili. At nagkunwari na lang po ako na candy lang para hindi na po ito mangamba. Mga 1 oras din po siguro na biyahe at nakarating na nga kami sa nasabing baryo. Pagkababa namin sa tricycle, pinagtitinginan kagad kami ng mga tao. Animo'y nagtataka sila sa amin at ang ilan sa kanila ay ilang ulit ko pang nahuli na napapadila sa kanilang bibig. Ganyan ba talaga ang mga tao rito? Parang nananabik sa mga dayo. Tanong ko pa kay Nito. Bahagya namang napatawa yung aking kaibigan sa aking naging tanong. Sinabihan pa nito ako na hayaan na lang ang mga yon dahil baka ganun lang talaga sila. Napatango na lang din ako sa kanya pero sa utak ko noon, tumitiba yung paniniwala kong totoo nga yung sinabi ng driver sa amin. Naglakad kami ni Nito at agad na naagaw yung aking pansin ng isang matandang babae na nakadungaw sa kanilang bintana. Medyo malayo pa yung bahay noon kaya nagtaka po ako dahil parang may inaabangan po ito. Pagkakita sa amin ng matanda na yon, agad itong napangiti. At dahil doon, kinalabit ko po yung kaibigan ko. Pare, tignan mo yung matanda oh. Nakangiti pa habang nakatingin sa atin. Wika ko pa.
At pagkatapos ko pong sabihin yung mga kataga na iyon, napatingin siya sa bahaging tinutukoy ko. Napailing na lang si Nito sa akin at nagwika na, "Eh dahil yan, dyan tayo pupunta. Lola ko yan, dahil kapatid siya ni Lolo. Yan si Lola Klaring." Wika pa nga po ni Nito. Napabuntong hininga ako noon. Napawi naman agad yung takot na naramdaman ko dahil lola naman pala ng kaibigan ko. Sa kadahilanan po na yon, parang nakahinga na rin po ako ng maluwag at nagpatuloy na nga sa paglalakad. Makaraan lamang yung ilang sandaling paglalakad, narating na nga namin yung bahay. Nagmano po siya kaya nagmano na rin ako. Ipinakilala ako ng kaibigan ko sa kanyang lola. At habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, parang umiiwas po ito na hindi makatingin ng diretso. "Ano kayang nangyayari sa matanda na ito?" Tanong ko pa sa aking sarili. Natigil na lang din ako sa pag-iisip ng kung ano-ano nung niyaya niya nga kami na pumasok na doon sa bahay. Pagkapasok na pagkapasok po namin ng kaibigan ko sa bahay ni Lola Klaring, biglang nag-iba yung samyo ng hangin. Hindi ko maunawaan yon kung malansaba o mabaho. Pero parang naghalo-halo yung amoy sa loob ng bahay. "Ano bang amoy yan, pre? Parang bulok na dugo," sabi ko pa. Narinig naman po yun ni Nito kaya nagwika ito sa akin. Nahayaan ko na lang daw kung ano man yung aking naaamoy, dahil maging siya ay naaamoy rin niya yon. Matanda na kasi si Lola, kaya minsan nakakaligtaan niyang itapon ang mga pinaghuhugasan niya ng karne at isda. Pagpapaliwanag pa ng aking kaibigan na sinangayunan ko na lang din. Pero nakaramdam ako ng kaba dahil sa hindi ako sigurado kung yun lang nga ba yung naaamoy ko. Dinala nga kami ni Lola Klaring sa kusina. At nang makarating kami roon, tumambad sa amin ang napakaraming pagkain na nakain. Kumuha ng pinggan at saka kutsara yung lola ni Nito. Sabay sabi na, "Kumain lang kayo ng kumain. Huwag kayong mahiya. Masarap yung mga yan. Ipinaluto ko pa kasi yan sa iba naming mga kamag-anak." Wika pa ng lola ni Nito. Pagkatapos sabihin ng matanda ang mga kataga na yon, napatingin ito kay Nito at parang nag-uusap sila sa kanilang mga utak. Yun bang maibig sabihin ng kanilang mga tinginan? Subalit dahil masarap nga yung pagkakaluto doon sa pagkain na nakain, hindi ko na pinansin ang kung anumang kinikilos nila. At kumain na nga po ako ng pagkain doon. Pero yung kinagandahan lang po doon, puro gulay lang po yung kinuha ko. Hindi man halata, pero iniwasan ko pong kumain ng karne at dinamihan ko lamang yung kanin. Dahil patuloy pa rin sa paglantak sa pagkain nasa pinggan si Nito, hindi na muna ako tumayo. Nagpalingalinga lang ako sa paligid hanggang sa madako yung aking paningin sa isang putahing, kung hindi ako nagkakamali, ay adobo. "Bakit parang kakaiba yung karne?" Tanong ko noon sa aking sarili. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng kakaibang kutob. Napakapusyaw po kasi ng adobo na naroon. At parang wala man lang kung anong pampalasa. Nang mga panahon po na yon, napatitig ako sa matanda. At nakita kong parang inaabangan niya ako na kumuha ng putahing karne. Walang ano-ano, nagwika po ito. "Ano ka ba naman? Huwag ka nang mahiya." At pagkatapos niyang sabihin ng mga kataga na yon, kinuha niya ang mangkok na merong adobo at saka iniabot po sa akin yon. Wala na akong nagawa pa kundi yung kunin na lang yung kanyang iniabot. Napalunok po ako ng laway at nagalangan sa pagkuha. Pero naisip ko na baka maghinala si Lola Klaring sa akin.
Nang makakuha na nga ako, agad po akong nagpasalamat sa kanya. Bahala na, pero hindi ko ito kakainin. Wika ko pa rin sa aking sarili at hindi ko na nga muna ginalaw yung adobong nasa pinggan ko. Sakto naman noon na may tumawag sa labas ng kanilang bahay, kaya napadungaw si Lola Claring sa bintana. Ilang sandali pa, kita ko na yung galak sa kanyang mukha. Tumitig ito sa aking kaibigan at saka buong kagalakang nagwika. Naririto na ang mga tsuhin na tsahin mo, sabi pa po nito. Nang mga panahon na iyon, tumayo po si Inito at dumungaw na rin sa bintana at saka napatitig sa akin. Sandali lang pare ah, sasamahan ko lang muna si Lola upang salubungin ang kanyang mga anak. Pagpapaalam pa nito. Nang marinig ko po yun, nagkaroon na nga rin ako ng ideya. Tumango na lamang ako sa kanya at saka pinanood sila habang naglalakad palabas ng kusina. Nang wala na nga yung maglola, doon ko na po kinuha yung aking nabili na kalamansi. Tingnan ko nga kung umeepekto ito. Baka iba pala yung pinapakain nila sa akin eh. Sabi ko pa, at napalingalinga po ako at nang makita ko yung kutsilyo, mabilis po akong tumayo at kinuha yon. At bago bumalik sa kinaupuan, sumilip ako sa pintuan at napangisi nang makitang hindi pa rin bumabalik yung maglola. Dali-dali akong umupo at humiwa ako ng dalawang kalamansi tsaka walang pagdadalawang isip ko po na pinigaan yung adobo. Habang pumapatak yung katas ng kalamansi, pakiramdam ko po palakas ng palakas yung kabog ng aking dibdib. Parang may kung anong hindi ko inaasahang mangyayari ng mga sandali na yon. At makalipas po yung ilang sandali, wala naman akong napansing pagbabago sa adobo. Maniniwala sana akong normal na karne yung ginamit ni Lola Claring. Subalit nakalanghap po ako nang napakabahong amoy. Tinitigan ko po ng maigi yung adobo at naggulat ako nang makitang nagsimula na po yung bumula. Animoy na panis na pagkain na kakaiba talaga yung amoy. Kahit na diring-diri ako sa pagkain na yon, hinalukay ko pa rin yon gamit yung kutsara. At walang ano-ano, namulagat yung aking mga mata at napatakip ako ng aking bibig. Napakiramdam ko kasi ay maduduwal ako dahil kitang kita ko po yung dulong bahagi ng daliri ng tao sa adobo na yon. Meron pang kasamang kuko kaya hindi ako maaring magkamali. Nakita ko rin na parang merong maliliit at maitim na mga uod na gumagalaw-galaw doon. Nako, naloko na. Aswa nga talaga sila. Napawika ko na lang noon at lalo po akong kinabahan ng mga panahong yon. Lalo nang maisip kong baka kung ano yung gagawin ng kapamilya ni Nito sa akin. Hindi ako dapat magpahalata, sabi ko pa. Nang mga panahong yon, nakarinig na ako ng pagyabag ng paa at saka usapan na papalapit sa kusina. Sa kadilanan po na yon, mabilis ko nang tinapon sa mailalim ng mesa yung pagkain na nakita ko nga na merong daliri. Inapakan ko po yon at saka pasimple po akong pasubo-subo na lang ng kanin. Pagdating nila sa loob ng kusina, agad na lumapit sa akin yung kaibigan ko. Ito nga pala yung kaibigan kong si Anton, sabi pa nito habang nakatitig sa kanyang mga kamag-anak. Hindi ko maiwasan ang kabahan lalo at nang makita ko na yung iba sa kanila ay sumisingot-singot sa aking direksyon at ang iba ay napapadila pa habang nakatitig sa akin. Halipo kayo, kain po tayo. Sabi ko pa nga na pinipilit kong kumalma. Napangiti sa akin ang mga tsahin at tsuhin ng kaibigan ko. At ng mga sandali na yon, bumalik na yung kaibigan ko sa kanyang kinaupuan habang pinagpatuloy yung kanyang pagkain.
Nang mga panahon po na yon, sumabay na rin sa amin ang mga bagong dating na mga kamag-anak. Hindi ko maiwasan ang mandiri at mangilabot nang makita kung parang mga gutom na hayop sila kung kumain. Lalo na nga sa mga putahing merong karne. Habang kumakain sila, panay ang kanilang titig sa akin. At dahil doon, talagang kinikilabutan po ako at nagtatayuan yung mga balahibo ko. Naramdaman ko po noon na parang matatay na ako sa kaba. Kaya naisipan ko nga po na magpaalam muna sandali para magbanyo. Lola, saan po ba dito yung banyo? Tanong ko pa. Sinabi ko na lang na parang nasobrahan yata ako ng kain para makapagpalusot. At tinuro naman sa akin ng matanda yung banyo. Tumayo na ako at saka naglakad ng walang lingon-lingon patungo roon. Nang makapasok na nga po ako sa banyo, doon na nga rin ako medyo napaisip. Napahawak po ako noon sa aking dibdib ng mga sandali na yon. Dahil grabe yung kabang nararamdaman ko. Kailangan kong makaalis sa bahay na ito. Nanganganib yung buhay ko rito. Kaya pala pinipilit ako ni Nito. Mukhang may iba siyang binabalak. Pinapain niya ako sa kanyang kapamilya. Walang hiya siya. Sabi ko pa noon sa aking sarili. At ang tanging nasa isip ko ng mga sandali na yon ay ang aking kaligtasan. Lumapit nga ako sa pintuan ng banyo at saka bahagyang binuksan yung pinto. Sinilip ko po yung kanilang kusina. At nang mapagtanto ko na abala ang lahat sa kanilang pag-uusap, doon na nga po ako nagpasyang lumabas. Bahala na. Ang mahalaga makaalis ako sa bahay na ito. At dali-dali nga po akong umakyat at dumaan po ako doon sa itaas ng dingding para makalabas sa bahay. Dahil yun lang po yung naisip kong paraan para hindi nila ako mapansin. Nung nakalabas na po ako, agad po akong napayuko sa may damuhan nang makita ko na lumabas na rin ang bahay si Nito. Muntik na po nito akong makita, mabuti na lang, at agad po akong nakayuko. At nung bumalik na po ito sa loob ng kanilang bahay, nagmadali na po akong tumakbo palayo sa bahay na iyon. Tumakbo po ako ng tumakbo hanggang makarating na nga ako ng kalsada. Pagdating ko sa kalsada, nataon ding merong paparating na tricycle. At dahil doon, pinara ko po yon at saka dali-daling sumakay roon. Panay po noon yung aking paglingon. Na agad nga pong napansin ng driver. Toy, ayos ka lang ba? Parang may kung ano kang tinatakbuhan ah. Sabi po nito. Hindi ako sumagot kaya muli po itong nagsalita. Sa bagay, latalos ng mga tao sa lugar na ito, mga aswang. Siguro, nadiskubre mo na no? At meron ka na rin ideyang nakuha. Sabi pa nga ng driver. At tumango na lang po ako sa kanya at ang sabi po nito, ay ligtas na ako at wag na akong babalik pa roon. Nung makauwi na nga ako, sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi na ako makikipagkaibigan pa kay Nito. Simula po noon kahit po mismo siya, halata ko po na umiiwas na rin na parang alam na rin ito na nalaman ko yung lihim ng kanyang pamilya. Pero maigi na rin po yon para hindi na po ito makipagkaibigan pa sa akin. Kailanman hindi na rin ako bumalik pa sa baryo na iyon. Dito ko na rin tatapusin ang kwentong ito at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig.